Hi everyone, welcome to Miss the Queen PH at meron na naman tayong love reading, energy check-in ng inyong connection, relationships. So if you are connecting with someone, romantically, situationship, partnership, lahat ng ship. So maaaring maka-resonate ka rito. So tinan natin kung para kanina tong reading na to, just to confirm para kanino ang reading na to for Leo. Okay, Leo, Sun, Moon, Rising, Venus. You have Taurus, Sun, Moon, Rising, Venus. At Aquarius, Sun, Moon, Rising, Venus. So, Leo, Taurus, and Aquarius. But of course, no, kahit hindi naman yan ay zodiac sign ninyo or ng person nyo, as long as makaka-resonate kayo, this reading is for you. Okay, tinan natin yung energy ng past. Recent past. At hindi to yung ano ha, matagal na past. Recent past. Naganap in the past. Six of coins. Giving and receiving. Okay. So may gift giving. May nagbigaya ng regalo. What's a page of cups? Oh, okay. Parang merong nagpaasa dito ha. Ito yung tipong nagbibigay ng mga sweet nothings, someone na nililibre ka, or may mga gifts, no? Nagbibigay ng roses, chocolates. Pero, parang may tumigil. May tumigil na magparamdam. Page of Cups in reverse. Parang naunsyame, naudlot. Okay, yung iba sa inyo, this is long distance relationship. Pwede rin itong foreigner, yung ka-deal ninyo, no? Ayan, no, naghahanap ka ng closure. You are seeking closure. Kasi parang, pwedeng itong person na to nawala ng parambula. Hindi na nagparamdam. OMG, possible that this person is pwedeng may asawa na, may pananagutan na sa iba. Okay? Merong mga naapektuhan dito sa connection ninyo in the past. Pwedeng sa side niya, kaya tumigil siya sa pagpaparamdam sa'yo. Okay, let's see. Pwedeng reversal yung roles nito. Tinan natin yung energies ninyong dalawa. Ano yung feelings ngayon ng person ng collective person nila? The Hermit. Okay. So, itong person na to ay nagmumuni-muni sa inyong relationship. Pwedeng umiiwas muna ito sa pakikipag-usap. Pwedeng nagkaroon ng pang-bablock, no? Oo, binlock ka niya or binlock mo tong person na to. But this person doesn't want to talk to you. Parang ayaw niya mag-reach out. Nagmumuni-muni siya. The Chariot. Siguro hinahanda niya yung sarili niya sa mga actions na gagawin niya in the future. Pero definitely, no, kapag ito ay nahimasmasan na, mag-reach out rin ko sa'yo. Pag ready na siya. Ano yung energy ninyo? Ano yung feelings mo towards your person? The Hangman. Feeling mo talaga binitin ka. Feeling mo parang iniwan ka sa ere. I feel like you are still expecting. Oo. Eight of Wands. It seems na you are still trying to contact this person. Parang naghahanap ka ng sagot. Bakit ganun? Ang hirap nga naman, di ba? Kapag ang tao ay biglang ng ghost at parang wala na wala ng parang bula. Ang hirap mag-isip na bakit ganun, kasi naghahanap tayo ng explanation. You need ano sabi ni Piolo? Nakalimutan ko. Basta yung explanation na hinihingi niya kay Tony Gonzaga dati. Nakalimutan ko yung kanilang ano. Yung theme song nun starting all over again, ganyan yung title.
nung kanta, nung soundtrack, or pati nung title ng movie, I need an explanation. So, ayun. Para kasing hindi ka mapakali na bakit ganun? At least bigyan mo ng closure, di ba? Na parang gusto mo sabihin na at least bigyan mo ako ng closure. Bakit ka nananahimik? Bakit biglang nawala yung connection? Ano nangyari? Binibigyan mo pa ako noon ng mga flowers, nagsisend ka sa akin ng GCash, nagpapadala ka ng chocolates. Ano nangyari? Ganon. So, tinan natin yung mutual feelings ninyo sa isa't isa. Ibig sabihin, pareho nyo nararamdaman. Pareho nyo may nahal. Pareho nyo naman nagustuhan yung isa't isa. At I think, no, parang you both enjoyed your connection. Nag-enjoy kayo pareho sa inyong connection ng person na to. You've had fun together. Oo. Feelings nyo. Temperance. I feel like pareho kayo naghihintay. Oh my God. Bakit ganito? Pareho kayong tumatiming. Pareho kayong naghihintay ng pagkakataon na mag-usap, na mag-explain sa isa't isa. Ano nangyari dito sa person na to? Bakit siya ng ghost? Bakit ng ghost itong person ng collective? Bakit sila ng ghost? Ace of Swords. Oh. Meron siyang realization. O kaya may nakatuklas. A test of faith. Oh my God. Siguro nagkaroon ng hesitation itong person na to sa'yo. Pwedeng meron siyang mga bagay na hindi nagustuhan sa'yo. At parang umatras siya, no? O tipong, you know, took a step back na, oops, teka lang. Sigurado na ba ako dito sa taong to? Kasi parang itong person na to, medyo mahirap yung pinagdaanan niya sa'yo, no? To make this relationship or connection work. Meron bang involvement ng third party? Meron bang ibang person itong person ng collective? Knight of Coins. Connected to nature. Ah. Alam niyo, busy siya. Busy siya sa trabaho. Pwede kasing itong person na to is yung parang na-distract mo siya, no? Kumbaga, dati focus siya sa career niya, sa finances niya, sa trabaho niya. Tapos nung dumating ka, medyo tinamad na magtrabaho. Ewan ko kung na-experience niya yan dati kapag nai-in love. Yung parang tinatamad kang mag-work kasi gusto mo kasama lang yung person mo. Not unless kasama mo siya sa trabaho. Dahil syempre kung kasama mo siya sa trabaho, lalo kang may inspire. Pero kung magkaiba kayo ng work, ito yung tipong tatamarin kang pumasok sa trabaho. I also feel na itong person na to ay pwede siyang na-destino somewhere or napunta siya sa ibang lugar. Oo. Kaya hindi na siya, parang kumbaga nawalan na siya masyado ng oras at panahon sa'yo. Tignan natin, ano pa, anong energies ng connection na to ng collective? Anong energies ng connection nila? Religion, okay, baka isa yan sa nagiging hadlang sa inyo, magkaiba kayo ng paniniwala. Pwede rin namang relihiyon, belief system, ganyan. Your soulmate may not be the kind of person you're expecting. Okay. Oh my God, possible. Meron ding family. O kaya merong nakikialam na family niya. No? Let's say, parents niya, hindi ka gusto. O si talagang focus niya kaperahan. Financial. Baka mayroong financial problem to. Oo. Kaya ngayon, nakafocus siya sa kanyang kaperahan. Nagtatrabahong maigi. Healing from a broken heart.
Parang feeling niya failure rin siya, no? Nag-fail siya. Kasi akala niya kaya niyang ibigay lahat sa iyo, yung gusto mo. Feeling niya very much connected siya sa iyo para kayong soulmate. Trust. May trust issues din dito. So pwedeng hindi na rin siya, parang hindi siya ganun ka nagtitiwala na magiging successful yung relationship niya in the future. Tingnan natin kung ano yung naiisip niya sa'yo. Ano yung naiisip ng person, ng collective, para sa kanila? Ano yung naiisip ng person? Six of Cups. Naaalala ka niya, oh. Naaalala ka niya. Alam mo tong person na to, may gusto pa rin sa'yo. Tapos feeling ano to, feeling nag-regretful or feeling guilty sa ginawa niya, sa pag-alis niya, pagtalikod niya sa connection ninyo. Feeling guilty to. Oh? Ouch. This person is hurting. Yes. Deep emotional pain. Ano ba nagawa mo? Parang meron kang nagawa na ano eh, na hindi niya matanggap. Ano nagawa ng collective dito sa person na to? Bakit nasaktan siya? Ace of Swords, Ten of Wands. Siguro parang naabuso mo siya. Yung tipong masyado kang maraming pinagawa sa kanya. Like, ito yung tipong alam mo na marami na may gusto siya sa'yo, invested siya sa'yo, tapos you ask for too much. You ask for too much sa person na to, na parang para sa kanya too much burden na, alam mo yung tipong gusto mong ikaw yung sunduin or gusto mo na mag-effort ng mag-effort tong person na to sa'yo, na hindi na naging balance yung relationship, na wala ng give and take. And itong person na to, na-realize niya yan. Death card. Nako. Nine of Coins. You are enough. Ewan ko ha, bakit parang meron ditong parang na, feeling niya na abuso siya. Ganon. Na-take advantage siya masyado. Kaya kahit na gusto ka niya, mahal ka niya, masakit para sa kanya na tumalikod kasi gusto rin naman niya magtira para sa sarili niya. Oh, diba? Kaya parang dumistansya muna tong taong to. Titingnan niya kung may halaga ba siya sa'yo, kung maghahabol ka ba. Diba? Parang pang pelikula to ah. Anong eksena nyo. So, anong mangyayari? Saan papunta tong relationship connection na to? Magkakabalikan pa ba kayo? Anong mangyayari? Uy. May, may communication. Ah, kaya lang, meron magta-try na makipag-communicate. Okay? Pero meron dito na tipong hindi pa siya ready, okay? Naguguluhan pa siya kung worth it ba na ayusin itong relationship. Broken dreams. I feel like, ano, merong, pwedeng merong may involve na ibang tao rito para, you know, to mediate, no? Kumbaga, magpapagitna sa inyong relationship para maayos, okay? Although, medyo malabo na maayos, pero kung merong taong tutulong sa inyo na maintindihan yung side ng bawat isa, there's a possibility na maayos yung relationship ninyo, okay? But for now, what I'm seeing is medyo iiwas ang person na to doon sa magre-reach out. So, pwedeng ikaw yung, di ba sa beginning ng reading, ikaw yung gusto mag-reach out sa person na to.
siguro na-realize mo yung halaga niya. Tapos alam mo rin, aware ka rin na medyo naabuso mo yung kabaitan niya. Okay, so pwedeng ano to ha, reversal yung roles. So just take whatever resonates. So that is your reading for the collective. So kung meron kayong situation na gusto nating gusto niyo i-read, comment niyo lang diyan, okay? Tingnan natin. Let's see what we can do. So that is your reading. Thank you so much. Bye.